Paalala lang nung mga kalibre, ang ituturo ko based on experience ko, no, kasi wala pa naman to sa ano eh, wala pa naman to sa school na may nagpapayaran ng paano mag-repair. Ito ang ituturo ko based on experience ko lang at isi-share ko sa inyo mga kalibre. Mga kalibre, ito pala yung ituturo natin dito. Wow naman! Ganito, yung board. Isa-isahin natin tuturo kung ano mga trabaho nito, paano mag-check nito para malaman natin. Simula dito sa communication. Dito. Yan. Dito. Papunta dito. Reactor. Lahat ng laman nito, ituturo natin kung paano mag-check. Paano mag-check ang voltahe to 20, paano mag-check tayo ng 5 volts, 12 volts, 15 volts, 3.3, 1.8 para papunta doon sa system, paano mag-check ng IPM, paano mag-check ng capacitor, paano mag-check ng transformer, IC, mga ganun, paano mag-check ng regulator, checking voltahe. Yan, lahat ng mga board, pero parehas lang naman yung mga kinakailangan na i-check natin kasi tingnan nyo, pero parehas lang ang laman yan. Capacitor, resistor, diode, PE, MOSFET, yan, pero parehas lang yan. Kailangan lang natin malaman kung paano tayo mag-check ng mga parts nito para kung mayroon na tayong idea, medyo mamadali yung gawa natin. Bakit ang AC na pumunta sa DC, yan. Nako-convert siya AC to DC. Kaya tinatawag na inverter. Pero nung naka-attend ako doon sa seminar na puro mga engineer, ako lang yung hindi engineer, technician. Kaya doon ko nalaman na hindi man pala talaga to inverter. Kumbaga, ano lang, bininta lang as inverter. Tama kayo. Kasi ang tawag talaga pala nito is converter. Kasi ang inverter, nagsisimula yan sa battery, kino-convert to AC. Ito naman yung board natin, nagsisimula to sa 220, kino-convert at DC, kino-convert naman at AC. Kaya dapat ang tawag nito converter. Kaya lang, yun na yung nilabas at yun na yung kasanayan natin eh, inverter. Kaya makasimta tayo ng consume ng kuryente. Yun, ano lang yun, patalastas. Yan. Pero yung ano talaga nito, kung sa mga ano nang talagang engineer, converter, kasi mula sa 220 pinasok niya as pagdating dito DC. Yan ang tawag. Kasi ang inverter, ulitin ko, mula sa battery papunta sa AC, yun ang tinatawag na inverter. Ituturo ko yung laman dito. Dito galing sa 220, papasok dito sa reactor, kapasitor, nagiging DC na siya. Paano magbalik nito? Paano magtanggal? Paano maghinang? Yan. Stage by stage tayo mag turo para hindi tayo maano, hindi tayo malilito. Supply to 20. Pumasok sa dito sa mga pinagdaanan ng mga coil, reactor, tapos pagdating dito sa power supply, check din natin 'yan, mga diode, transformer. Pag galing dito sa transformer AC, paglabas niya is DC na, basta may dinaanan lang siya na mga kapasitor saka diode, yun DC na yun. Tuturo natin yan kung paano tayo mag-check yan. Pares-pares lang naman yan lahat ng board. Yan ang basic nga ituturo natin, paano tayo mag-trouble, paano tayo, basta malalaman nyo lang ang pangapangalan ng mga parts, familiarize, malalaman nyo, madali na lang siya maitutrouble nyo kung ano mga trabaho nito, paano mag-check ng mga good at sira ng mga parts, paano mag-check ng mga shorted para madali ang pag-trouble natin. Pero laging tandaan nyo mga ano na, mga customers o mga technician, hindi lahat ng board nagagawa. Minsan 50-50 magawa, 50 rin hindi magawa. Kasi mayroon naman board na nare-repair, mayroon naman board na
hindi talaga siya nare-repair, lalo na yung mga IC na yung sira, yung mga system, hindi na nagagawa. Magagawa man kung mayroong available parts, pero ganun din, 50-50. Kaya kung doon naman sa system ng problema na hindi na talaga kaya i-repair, huwag na natin pilitin i-repair. Palitan na lang natin ng sikanan o brand yung board para hindi tayo pare-pareha maabala. Yun lang mga kalibre, no? At sana ka-schedule sa akin. Antay-antay lang kasi medyo nag-lockdown na. Pero inisikaso natin yan para kayo sir mauuna yun sa basic natin dito. Kunting ano lang, kunting basic lang para naman mayroon kayong kunting nalalaman kung paano tayo mag-double, paano tayo mag-check, para kung hindi na talaga kayang i-repair, palitan na lang. At least na i-check nyo at naibigay nyo yung pinaka-best ninyo na ginawa para mayroon din kayong masabi sa customer nga papalitan na talaga ng board kung hindi na kaya i-repair. Yan lang mga kalibre. At saan naka-schedule, no? Yun, Sabado, Linggo, Biyernes, Sabado, Linggo. Yun ang mga schedule ko sa pagtuturo. Kaya ready-ready na, no? Pagtuturo tayo doon sa mga gusto matuto. Makatulong man tayo sa mga nagsisimula sa mga pagre-repair ng at mahilig mag-puting-ting ng board. Paalala lang, no, mga kalibre, ang ituturo ko based on experience ko, no, kasi wala pa naman to sa wala pa naman to sa school na may nagtuturo ng inverter kung paano mag-repair. Ito ang ituturo ko based on experience ko lang at isi-share ko sa inyo mga kalibre. Dito lang muna ang video natin tatapusin mga kalibre. Bye-bye. Libre Tech Exclusive.